So, alam dapat natin sa lahat ng mga, syempre sa lahat ng mga viewers natin ngayon and nakikinig and syempre sa Ustream natin. Sa lahat ng gustong maging modelo, dapat marunong tayong i-balance lahat eh. Yes. Alamin natin ang priority natin. This is para sa atin, ang pagiging modelo, unless tayo si, sino to? Si... Sino po? Nakalimutan ko. Yung isang model na, sino to? Yung runway. Basta unless tayo yung mga sikat na sikat na modelo na talaga, na hanggang pagtanda nila, talagang size zero sila. Sila yung tipong naswerte, di ba? Naswertehan sila that time. So, we must syempre prioritize our study, and that's the time na at least meron tayong fallback in the future. Hindi man tayo mag-hit doon, pero syempre, sabi nga nila, we have to balance everything, and to maintain its balance, we need to keep moving on. Yes. So, ang dami nyo na po palang na experience, no? Oo, sobrang dami. Sobrang dami at my young age, and yan, thank God naman, kasi nakapasok ako kung ano yung career ko ngayon, and syempre, na bigbigyan tayo ng mga blessings to train other people na with different syempre mga foreigners, 'di ba? Yes. Nabibigyan tayo ng pagkakataon para i-share yung knowledge natin sa kanila. Yan, thankful pa rin tayo syempre sa lahat-lahat. Yes. Pero how about you? Yun. Mahirap din. Mahirap ang pinagdadaanan. O, syempre, may negative, diba? Of course. Oo, may mga negative rin. Example po, Miss Jessica. Let's say, meron kasing, like, for example, sa casting, mararamdaman, kahit ako, 100%, mararamdaman ng bawat nagka-cast. Sa TV commercials, for example. TV commercials ka na ba, Das? Hindi pa po eh. So, kayo, nag-TV commercials na kayo? Ako po hindi pa po kasi mayroon po akong sa tit. Bawal po. Ayun, sa TV commercials kasi hindi ka basta-basta makakapasok. Yes, we have to run through a lot of things and everything. Yes. So, palaging, number one palagi na ma-experience mo doon. Yung para kang madedemoralized. Kasi syempre, dami niyang final casting to... Yes, sobrang daming casting. Oo, sobrang dami. So, from 100, let's say ako, 100, 250 kami. Yes. Or 500 more than for sa certain commercials. Papasok ako sa 10. Then from 10, mawawala ako. Kasi andun yung mga Brazilians. andun yung mga, ang lalaki talaga nila. As in, okay. Ako yung pamigit. So, yun yung kailangan natin i-fight. Yung para, yung wag tayong mawala ng mapanghinaan. Yes, kasi yun yung weak ko eh. Yun yung hindi ko na-face eh. Hindi na ako nag-TV. Hindi ako nag-try na ng casting. Okay. So, JM, ikaw, may question. Ay, Enrique pala. Ano, may questions ka ba? So, ma'am, how did you get started as a model? Paano ako nag-start maging modelo? Well, actually, ang gusto ko talaga, pumasok ako ng akademya. PNPA. Kasi nasa military family kami eh. Family. So, I really wanted to be part. It's either PMA or PNPA. So, my mom doesn't want me to. Sabi niya, tama na lang daw. Ang haba ng kwento ko, diba? Buhay modelo. Okay lang buhay po. Modelo. So, ganun na nangyari. The reason why nahilig ako sa barel, nahilig ako sa lahat. Nakapagputok na ako ng lahat. Ganyan, lahat. As in, sa sports. Ganyan. Kasi yun yung naging environment ko sa camp eh. I was raised sa loob ng kampo, kasama ko lahat, yung gano'n. So, nagugulat kayo bakit medyo cheeky ako. Gano'n ka! Pero mamaya, lalaki na ako pagbalik sa camera. So, Miss Jessica, nag-start ako, when I was a kid, sinuportahan ako talaga ng mom ko. Kasi nga, para mawala ako dun sa... So, supportive po siya? Yes, kasi gusto niya ako maging babae talaga. Ah, ganun! Kaya pala. Ayun, so supportive naman yung mom ko sa akin. Talaga sinuportahan. Para si tita lang, diba? So, super support sila. Yun nga lang, kasi yun yung gusto nila eh. Ito yung gusto nila. And it's really a blessing in disguise kasi blessing lang talaga sa akin to dahil hindi ko na-expect na pumasok ako dito kasi I was seeing myself way back na I'm a woman in uniform. Yeah, na may hawak kayo pa rin. So, it was really, talagang na-frustrate ako why I did not get
into that. Eh, kasi sinunod ko yung sabi ng tatay ko. Ayun nila yung may magagawa ko. Wala magpapaaral sa akin. But I'm happy naman right now. I'm really thanking God. Kasi being a media broadcaster is my second choice. Broadcasting company is my second talaga. Yes. Di ba meron yan pag college ka? First choice mo, second choice mo. Ito talaga, broadcasting network. So nung pumasok sa akin yung opportunity, green up ko talaga siya. So, Miss Jessica, what are the usual impressions people give you kapag sinabi mong modelo ka? Maganda ako. Oh, true, true. O, dapat ng confident po. Yes, confident nakita po. Na nila si Ruby. Hindi po yung ang bidang kontrabida. Ganun talaga. Walang impression naman nila sa akin sa modeling ko. Kasi ako, hindi ako ganun katangkaran eh. Especially, ang pinaka-nauna sa akin is runway. Runway. Runway ang una kong minahal. Alam ni Venus yan. Parehas kami ng trainer. The way we walk, the way we project, yes, the way po. we carry all the dresses that ano. Same kami, same routine kami with Venus. So, ang yun yung impression sa amin lahat ng tao na, ganun pala maglakad ang mga Bicolano. Iisa. Yun nga lang, as sa height ko, parang bakit ang liit niya? So, ginawa ko, nag-aral ako ng 10 inches. Wow! 10 inches high heels. Talagang mataas talaga siya. Para lang maabot ko yung ranking nila. So, yun lang, yun naman yung sikreto pag ano eh. Yun yung sikreto pag gusto mo sa runway. Kailangan mong mag-aral kung hanggang saan kaya mong isuot. Kasi gusto mo talaga eh. Kasi yun talaga yung, dun talaga ako nag-umbisa sa runway. Before ako sa magazines and other. Nasa inyo po po ba yung 10 inch heels? Akin na lang po! Actually, yun. Sa sponsors yun, ng isang, okay. Isang brand ng shoes. And ngayon, ganun pa rin yung mga high heels ko. So, ang pinakamataas ko up to date. Actually, ngayon lang, hindi ako nag-ano. Hindi masyado. Kasi inaral ko talaga ang ano eh, A-Try Media. Ano ba meron? okay, wow, alam ko okay. Na sa'yo kailangan ng high heels. Yes. So, prepare! Ganun talaga. So, ang pinakamataas ko talaga is 8 inches. 8 inches. Up to date. Kaya ko siyang itakbo. Kaya ko siyang, yun yung ginagamit ko sa taping. Yun yung ginagamit ko sa lahat. Sa mga events and everything. Hosting. Yan. Pero depende. Depende sa hosting din, syempre. Pag kailangan mo na may medyo bagets-bagets, kailangan mo magpa-bagets, more jumper, more fun, diba? Ganun siya. Yun. Ganun yun. And so how about you, JM? May question ka ba para ka? Ma'am, ano po? Yung siyempre po 'di ba nagmo-modeling ka na po, po. Ano po yung naging inspiration niyo po sa pagiging modeling or anything? Ano ba yung naging inspiration ko? Ano ba yan? Pati love life wala ako. Panahirapan ako doon. Ano to? Sandali lang. Let me check. Nahirapan akong tanong. Ano ba ang naging inspirasyon ko pagdating sa modeling industry? Yes. Oo nga, no? Ano ba yung naging inspirasyon ko? Paano ako napunta ron? Sandali. Siguro yung kailangan kung paano ko ma-maximize yung kung ano yung meron beauty na binigay sa akin ng Diyos. Yan. Yung kung ano yung, alam mo yun, spread what you have. Yes. Yun lang siguro. Pagkita ko sa salamin, okay. Sabihin ka nila may mayabang ako. Pagkita ko sa salamin, okay. Ano pa kaya? So, paano ko siya ma-maximize? Tsaka na ano ako, na-inspired ako ng of course, the director na nasa Doha ngayon. Actually, nanood siya ngayon. Wow. Hello po. Hello po, director. Si Direct Vic talaga, in-inspired niya ako na kaya mo yan, ganito yan. So, siya yung naging inspiration ko kasi siya yung nag-adapt sa akin eh. Yes po. From Bicolandia, Miss Bicolandia, dinala niya ako dito sa Manila para i-in-house kami. Para kami naka-PBB house eh. Oh, po. So from different regions kami, kinuha niya kami, kinupkup niya kami. Wow. Without any pay sa kanya. Sana po. Kasi gusto lang niyang ma-develop kami. Oh. Gusto lang niyang i-share na ito yung mga alaga ko. Okay, look at them, ganyan. So inayos nila yung punto, merong mga taga Tugigaraw. If you're familiar with Joff Taylor, yun, kabatch ko si Joff. Yung isang kabatch ko nasa Paris na ngayon, model na rin naman. So yun. Wow.
Grabe, as in siya. Siya talaga. Very thankful po talaga. Oo, sobrang pasalamat ako. Yung alam mo yun, na dumating sa point na syempre Marikina yun, di ba? Nag-undoy days. Oo po. Lahat kami mga modelo, nagsisilanguyan. Oo, mahaba, maraming kwento. Undoy days. Kung pag sinabi mo buhay modelo, talagang masaya. Lahat ng tears, lahat ng joy, yes, lahat nandiyan. Takot, mix lahat. Then, in a latter part, marirealize mo na, tatawa na mo na lang siya na parang, nakakamiss yung ganito. Good ganyan. Old days. Yes, oo, true. So, yun, si Direk Vicky naging inspirasyon. Siyempre, yung family ko rin. And, yung sarili ko. Yes, kung paano ko ma-overcome yung frustration ko sa dapat na, sana ito ako ngayon. Pero dahil, ayaw nila, ito to. So, kailangan ko siya i-pursue. Mm-mm. Para sa sarili ko na rin. Actually, yung mga previous generations, may mga kilala po kasi akong models din na mm-mm. relatives ko. And nagkukwento po sila na dati nga sa LRT, magaling ako mag-eyeliner, liquid eyeliner. True, yes. Ganon. Aaralin mo talaga yun. Kapag bumangga, tapos ganon ulit. Uh-oh. Yung parang, ang cool lang. Sobra nangyari sa akin yan. Sabi mo, experiences. From, kasi sa dati, from taxi, magugulat sa akin yung taxi driver. Opo. Na, the makeup. Kanina, iba ang suot nito. yes. Paano ako nakapagbihis? Yes, pumasok, pinara niya ako. Wala pang makeup to. Paano nangyari sa akin? Ito na siya. Well, actually, gawain ko hanggang ngayon. Pero ngayon kasi I'm driving. Yes, so, ginagawa ko. Nag-eyeliner talaga ako sa car na. Pero, pag nagko-commute naman ako, yun, ginagawa ko pa rin siya. Nasanay. Kailangan palagi kang on the go. Very helpful din yun eh. Kailangan palagi kang on the go. Kailangan palagi kang ready. Oo. Nangyari na sa akin, lumubog yung heels ko sa stage. Na halos lumakad ako, tingkayad, pero dead ma. Yes, the show must go on. Of course. Nangyari sa akin, nahulog yung sa Facebook, di ba, na nagtitrend yung mga collapse ng mga models. Mm. Nangyari na rin yun. Yung kumaganon talaga. But you have to stand. Yes. Ganon. Yes, nangyari na sa akin sa hosting. Ang dami, sobrang dami na nangyari sa akin. Pero okay ka lang ba? Medyo kinakabahan. Ayan. Bakit ka kinakabahan? Ako nga hindi kinakabahan. So comfortable. Be comfortable, guys. Yes, true. Ayan. So, Miss Jessica, how do you manage to keep your figure? Paano ko ma-manage? Na-manage ko siya. Siyempre, proper exercise ang sinasabi ko, no? Siyempre, kailangan nating mag-exercise. Meron talaga. Kailangan talaga yon. Number one yon. Pero si Jessica Anda kasi, I do boxing. I do Productive po kasi kayo. I do boxing. Siyempre, diet. Pero si hindi ko siya ma-measure na diet. I was 200 pounds way back when I was in college. Okay. So, tinapos ko muna talaga yung pag-aaral ko bago ako nagpapayat. So, ganun si Jessica Anda. Jessica Anda, nangyari hanggang ngayon, once a day lang ako kumain talaga. Hmm. Kahit anong gusto kong kumain, parang kung kailan lang ako abuti ng gutom, let's say gabi, gutom na ako, saka lang ako kakain. Ganon si Jessica Anda. So, hindi ko alam kung siguro because of that routine, yun yung nagpapaskini sa akin. Mm-hmm. Pero pag sinunod-sunod ko naman yung kain ko, talaga mabilis din ako mag-ano, kasi dati nga akong malaki. Oh, okay. So, yun. Yun, ganun ko siya i-ano. Pero syempre, proper exercise pa rin. So, kasi sexy po kayo. Yeah. Super sexy po kaya kayo. Ay, nako ka. Ay, nako. Humble. So, yun po. Nakapag-receive na po ba kayo ng mga indecent proposals, ganyan? Yes, marami akong... Paano niyo po na-deal? Paano ko na-deal ang mga indecent proposals sa akin? Una sa lahat kasi, as a person, ang dami niyan eh. Lalo na nag-endorse ako ng isang liquor brand. Mm. Actually, dumating sa point na andyan, ang dami lahat. Especially sa launching, no? Ang ginawa ko, pag alam ko na meron ng something, marami ng kilalang personalities ang talagang nag-try sa akin na lahat gawin ko niya. Kunwari, let's have a meeting for ganito, certain contract and everything. Palagi ako dyan, meron akong dadalhin ko yung PA ko. Pero yung PA ko mukhang bouncer. Wow! Ganun siya. So, palagi akong safe
mode. Palagi akong nasa safe place lang. Alam ko naman kasi as Jessica Anda, alam ko na kung paano ako makipag-deal. Alam mo naman 'yan, 'di ba? Kung paano ako makipag-deal sa mga tao, yes. kung paano ko iwasan yung certain proposals na gano'n. Pag alam ko medyo nababastos na ako, okay, back off. Yes. Ganun siya. And besides, palagi na lang nating isipin na hindi naman sa lahat, yun nga yung medyo, syempre, na-frustrate ako, hindi naman sa ano, no? So, sa lahat naman na nakikinig dyan, tabi-tabi na lang ako. So, may mga modelo kasi na they want an easy money. Mm. Gusto nila ng easy money. Yes. So, they grab certain opportunity. Yes. Na, alam mo yun, di bali na, at least ito, may Nike ako, may cellphone ako. Oy, yes, hindi nila na-realize na they're leading yes. to the wrong path. Yes, na nasisira yung mga katulad natin ng mm-hmm. modelo. Nasisira yung matagal nating inalagaan. Mm-hmm. Yun yung medyo na-frustrate ako. Right now kasi marami sa panahon ngayon na gano'n na talaga. Mm-hmm. So, especially sa certain shows, yung gano'n. So, the reason, yun, parang nakaka-frustrate lang. Mm-hmm. And yeah, siguro ganun lang para sa mga future na gusto maging modelo, alamin natin yung do's and don'ts. Syempre, yes. kung paano tayo mag-manage sa sarili natin, kung paano natin i-deal ang bawat tao, let's not jump into certain conclusions palagi kung what if ganito. Palagi tayong may what if. What if mm-hmm. grinab natin tong isang to? Yes. Ano yung mangyayari dito? Yes. What if ganito? Or kung may nasagasaan mang tayong tao, we just have to apologize. Alam yes. mo? Kasi hindi of rin course. Maiwasan yun eh. May maraming papasok na mga struggles. Mga ganon. Kahit naman sa malalaking network and everything eh, ang dami. But magkapapansin natin lahat na in a latter part, nagkakaroon ng public apology, yes, okay. nagkakaroon pag you have to be wise. Yes. And Miss Jessica, do you have your final words? Final words? Ayoko pa rin. Final words? Do you have anything you have to say? Sorry. Final words. Contagious kasi yung ano niya eh. Kaba niya eh. Ayan, do you have anything you have to say? Promote. Ayun, syempre. First of all, I would like to thank A-Try Media Broadcasting Network for inviting me here tonight. Yes. And syempre, si Sir Abe, thank you so much. Hindi ko siya na-meet. Kaya lang, maraming salamat. Maraming salamat, Dastyn. Yes, thank you so much. It was really nice meeting you. And syempre, thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa mga andanyan sa nakatutok natin sa atin ngayon. Hi, Rexiel. Si Rexiel, si Sed, si Joe, may mga picture pa sila. Oo, yes, Cedric, si do pa to, si Adan Toy, and wait lang ha, sa Facebook ko sila nag... Si PJ Corpus, si Ray, si Nino, ayan. And syempre, Direct Week, thank you for watching and all the way from Doha. Maraming salamat po. Yes, po. Yun, maraming salamat sa lahat. Thank you so much, Miss Jessica. Nice meeting you. Ayan. Ayan, we're done with the interviews. Before I say my final words, tayo magbabalik dito lang sa Buhay Modelo. Yes. Good evening, guys. A-Try Media Pro Incorporated. This is A-Try TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
H-Tri Media Pro Incorporated. This is H-Tri TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Samahan ang mga pinagmamalaking modelo ng ating bansa. Kilalanin sila sa Buhay Modelo, hatid sa inyo ng 8Tri TV. Ayan. So we have finally come to an end for tonight's episode. But I hope that you all have learned new interesting things about our guest designer and our model for their passion and experiences. Buhay Modelo will be showing here on Cable Link TV Channel 7 every Friday from 9 p.m. to 10 p.m. Yes. For more updates, you can visit and like our page, Buhay Modelo. And I would also like to thank our major sponsor, Liquid Gold. And what else? We thank you for our following sponsors, Ice Skin Beauty and Wellness, and David Salon and Verona Optical. Optical. Yeah. Then also like our page, Crossbond, as BOND. Yes. And I would also like to thank Puwenka Studios for the beautiful opening teaser, Sir Michael C. And please say hi to him, Sir Michael. Hi, Sir Michael. Good evening, Sir Michael. And of course, you guys, JM and Enrique of Crossbond for being my co-host for tonight. And it sure takes a lot of hard work, diba? And yes, here's my quote of the week. Be fearless, be brave, be bold, and love yourself. I am Dastyn Nicole Jesus. Thank you so much for watching, and until next time, this is Buhay Modelo, and see you all next week. Bye-bye po. Bye. Thank you. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. This is 8Tri TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
oras natin, 8 minutes after 10 p.m. Magandang gabi po sa inyo lahat. How are you doing, people? Kamusta po kayo lahat? Ba't sila nakikita sa screen? Ako lang right. Talaga. How are you doing? Alright, ako po si Papa Tolitz. And I'm Celine. Hello Celine. Guys, sobrang active. Whew. Grabe. Sobrang traffic ah. Traffic sakto ba? Sakto ako dumating 10 o'clock. Ano, kahapon, ikaw extreme of both worlds ka eh. Sobrang aga. Sobrang sakto. Sobrang sakto. Pero sobrang sakto. Alright, another evening of fun and you know, sabi ka natin, mag-enjoy tayo ngayong gabi. Kagabi, first night natin, nahirapan ako sa'yo. Bakit? Eh, kasi first night natin. How about sa second night? Siguro mas smooth. Wow! Alright. Sa kapado na, kapa. Kapado na. Ayoko ng mga kapa-kapa na yan, Celine. Anyway, alright, Celine and Papa Tolitz doing the show all the way till 12 midnight tonight. So ano man ang ginagawa ninyo? Greet them, Celine, go. Well, hi guys. I want to greet my friends. Of course, my mom. Ah, ganyan. Aga. Agad-agad? Oh, gusto ko. Kasi yung mami ko kagabi, naka-tune in daw siya kay Madam B. Anong tawag mo kay Ermax? Mami. Mami. Ayun. Naka-tune in siya kaagad. Oh, talaga? Eh, hindi niya alam na tayo yung mag-air na susunod. Wow! Tapos pinatay niya yung TV, natulog siya. Tagasan ba kayo? Nung nakuin, ha? Tagasan ba kayo? Cavite. Ah, kaya kayo may cable link. Yeah. Yeah, subscriber. Kaya guys, start na. You can call us now at 0917-798-8910. Mm-hmm. And sa ating hotline, which is 412-0288. Kung gusto niyo makahiningi ng love advice, wala kay Papa Tolitz. Pag kailangan talaga love advice, in general naman to lahat meron. Meron tayo. Usually, ganun yung hinihingi nila sa'yo eh. Expertise mo daw yan. Woo! Woohoo!